Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muling nagbabalik yung linggo, Drone D TV mo, tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Dito muna tayo sa mga veterano, ito napakagaling magbigay ng mga opinion nito. Itong si dating Senador Juan Ponce Enrile at itong si Mang Gis Aranza mga kababayan. Ayun nga kay dating Senador Juan Ponce Enrile, walang ibang may pakana para patakbuhin ng pagka-gobernador yung Ruel Digamo. Yung isang Ruel Digamo ito mga kababayan, ano? Ito yung nagiging katunggali nila ni Henry Teves at Ruel Digamo, yung gobernador nga na R-O-E-L na pinasla nga at tinuturong suspect mastermind nga itong si Arnie Teves mga kababayan, at yung R-U-E-L, no? Yung pinatakbo ng mga Teves ng pagka-gobernador. Wala naman daw talagang ibang may pakana. Kung hindi, sino pa ba ang kampo ng mga TVs, mga kababayan? Ito na, wag nating patagalin ito. Medyo nabubulol lang tayo. Sabay-sabay natin itong panoorin. Okay. Sabatala, sa iba pang usapin dito, Mang Jess at Mang Juan, pag-usapan naman natin itong panukala. May panukala po ngayon ang anak ng ating Pangulo na si Senate Deputy Majority Leader Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, na pagmultahin yung mga kandidato sa halala na kinukonsiderang mga nuisance candidates, no? Meron siyang inihain na House Bill 8415 na mag-aamyenda sa Omnibus Election Code at dadagdagan ang grounds ng Commission on Elections o COMELEC sa pagbasura ng isang Certificate of Candidacy. Diin pa ni Congressman Marcos, sa paghahain ng panukala, ginagamit lamang ng ilang politiko ang mga individual na kapangalan ng katunggali seleksyon para maghain ng Certificate of Candidacy. Tama. Ang layunin lang, manggulo sa halalan. Nakita natin yan doon sa Negros Oriental, kung saan isang letra lang ang pagkakaiba, no? Yung lehitimo na politiko na matagal nang kilala, yung Ruel Digamo, R-O-E-L Digamo, merong nakasama sa halalan, Ruel Digamo rin, palayo niya Ruel, pero R-U. So, nagkaroon na, tapos ng halalan, nagkaroon ng pag-question, na-resolve ba siya after na ng halalan, na ang desisyon ng COMELEC, yung diniklara nilang nuisance candidate yung Ruel, yung R-U-E-L Digamo, at yung boto niya ibinigay doon sa gobernador na si Ruel Digamo. Kaya ang dahilan, natalo niya sa halalan itong si dating congressman na Pride Henry Teves. So nagkaroon ng kaguluhan. Last election, isang Tiburcio Marcos din ang tumakbo sa pagkapangulo ng 22. At kung maalala ko, nakwento yun ni Mang Juan. Mm. Yung sa tatay mo yata, Mang Juan, di ba? Nagkapalit ng pangalan, yung Enrile. Maikwento mo rin. Ano muna yung masasabi mo, Mang Juan? Alfonso Ponce. Ponce. Ang apelido ng tatay ko noon, nilagyan ng mga Formoso ng isang unknown candidate, Alfonso Ponce rin. Sa taga-Alcala, Cagayan. Kaya ang at inareglo nila yung boto ng Cagayan, islang bayan yun. Natalo ang tatay ko ng 50 votes. Grabe. Dahil walang nansya. Grabe, ano. So anong sangayin ka ba dito, Mang Juan, na pagmultahin, ipakulong yung mga nuisance candidate, yung magpapagamit o gagamitin? Dapat parusahan at disqualifyin kaagad para walang gulo sa politika. Doon sa Kwan, Mang Juan, mayroon na akong kulit. Itong Mang Digamo na ito yung involved doon sa... Ito yung pinaslang. Ito yun ang pinaslang. Yun ang pinatay. Yun ang pinaslang, Mang Juan. Kasi sa last 2022 elections, ang nagtunggali yung Ruel Digamo, R-O-E-L, tsaka yung Ruel Digamo, R-U-E-L, tsaka yung isang Teves, Teves. Pride Henry Teves. Ang suspecha na nag-attackbo doon sa fake Digamo Teves. Ay si Teves. Tama.
Yun ang kanilang sinasabi na yun yung sigurado yun. Sigurado. Alam mo. Yun ang mga kababayan, sigurado nga si Mang Juan na ang nagpapatakbo talaga noon ay mga TVs. Dahil itong si Mang Juan ay kilala natin ito na ano ito, bitiranong politiko ito. Alam na yung mga pasikot-sikot sa buhay politiko, mga kababayan. Kaya ito, diretsahan no, na sinabi ni Mang Juan nga na walang ibang may pakana kung hindi ang mga TVs, mga kababayan. Itong si Mang Arnie talagang tapos sasabihin niya pang hindi ba kayo nahiya sa Timor-Leste? Yung mga pinagagawa mo nga dito sa ating bansa, hindi ka nahiya eh. Tapos nahiya ka pa doon sa ibang bansa, ang mismong bansa mong sinilangan, ano? Hindi ka man lang marunong mahiya. Pinagbabastos mo na yung batas dito sa atin. Napakaugag mo naman. One of the vital evidence, yes, in resolving the killing of the dead Degamo. Meron akong comment, ah. Admar Mang Juan. Number one. Yes, Manjas. Number one. Sino ang posibleng magpakandidato ng isang Degamo laban sa isang Degamo? Si Degamo? Uto-uto yung kung gagawin niya yun. Uto-uto siya. Yung kalaban ng Degamo. Yung kalaban mismo. Okay. Pangalawa, sino ang nakakakilala dun sa pinatakbong Degamo? yung TVS din. Magkinabang. Yung nakinabang. Kaya, tama lang yung desisyon na yung boto nun ibigay dun sa Degamo. Because the intention was done, I think, logically, by the person running against the real Degamo. Yun. I mean, denaya in this, yung pinaslang na Degamo, ang denaya yung mga bumoto doon sa fake Degamo. Fake Degamo, yun. Oo, para at least meron lang gabay yung ating mga kababayan. During that time kasi, ang nanalo si Tevez, Pride Henry Tevez. Eh, yung petition pala na yun, matagal na, hindi lang na-resolba dahil parang may kulang ata sa naging official ang COMELEC. Kumbaga kulang sila sa boto. Na-resolba nila yan nung bago ng set ng official dyan sa COMELEC. So, yun ang naging lesson na nila na as much as possible, dapat hindi na paabutin ng halalan. Kasi doon pa man, nagkagulo na. Umupo na si Pride Henry Tevez. Nag-declare na mananalo si Ruel Degamo. Nagmatigas itong si Tevez din. Dahil sinasabi nila, bakit mo ibibigay yung boto sa mga Degamo? Paano na lang yung mga naniwala dito kay Degamo na isa walang na bumoto doon? Masyo kayo naman. Napaka. sabi nila, the apparent is very obvious. Apparent na obvious pa. Napakahina naman ng ulo natin kung hindi natin maisip na siya rin, Diyos ko po, tatay ko, aywan ko, hindi ko na maintindihan ang buhay ng tao. Masalimuot na ang buhay ng tao. Ang COMELEC kasi, kaya natatagalan, sapagkat ang gasolina ng COMELEC ay regular gasoline. Dapat special gasoline para bumilis ang takbo. Yun. Di ba? Baka gusto mo high octane doon sa ano na pa ang nangyari doon sa feeling ni Degamo? Wala eh. Ang issue ngayon is patuloy pa rin pinapauwi, wala pa rin kaso. Yung last time na dapat magkaroon na ng preliminary investigation, dito naman kaso, laban dito kay Congressman Arnie Tevez, na yun yung nasa ibang bansa, hindi sumipot yung kampo ng mga Tevez, yung kahit na yung mga abogado ng mga akusado, wala ring pagsipot doon sa preliminary investigation ng DOJ. Bakit kaya? Yun ang magandang tanong. Yun ang magandang tanong. Bakit kaya ayaw umuwi, ayaw humarap doon sa ginawang preliminary
investigation ng Department of Justice. Dahil takot, dahil alam na sa kanyang sarili na may kasalanan siya, gusto na lang talaga niyang magtago habang buhay, at gusto na lang, niyang doon siya magsasalita sa kanyang FB account, yung kanyang Facebook page, para pagtatawanan niya lang yung ating batas, mga kababayan. May papahiyahiya ka pa sa ibang bansa. Yun ang ano, mga kababayan, ano, yung sabi nga ni dating Senador Juan Ponce Enrile, mga kababayan, na maari talagang yun ang ginawa ng mga TVs na magpatakbo sila ng isang Ruel Digamo na kapangalan ni dating Gobernador Ruel Digamo nga, para malito yung ating mga kababayan at mapunta yung ibang boto doon sa isang ginamit nga ng mga TVs, mga kababayan, para sila ay magtagumpay sa eleksyon. Kasi hindi nga nila matalo-talo. Kaya gumamit na lang sila ng strategy. Yung pinagbabawal na technique. Yan ang mga kababayan, ano. Hanggang dito na lang muna, at bago tayo magtatapos, ang pre, mag-shoutout tayo. Shoutout kay Ma'am Bergie Berheligios ng Pulilan, Bulacan, at sa kanyang apo na si Coco, at saka si Yuri, at si Dion. Shoutout sa inyo, ha. At shoutout din kay ni Sinon Narciso. Basahin natin yung komento ni Sinon Narciso. Hinahamon at tinatakot nga ni Arne Tibis ang ating presidente, si Atty. Haruroki Pakaya, di ba? Sama, sabi niya, tingin sa sarili ni Mang Arne, Diyos siya, gusto niya sa siya masunod. Diniligtahan nga niya si BBM, presidente na yan, ha? Can you imagine? Yun ang sabi niya, napakagaling, napakaganda na sinabi ni Sinon Narciso. At sabi naman ni Angelita Arbon, oy, happy Father's Day karon din, nabuang na pod. Nga no, ngisin siya, itinood man, lipat siya, pagkampihan siya, lipay siya, kung kampihan siya, tama. Sabi ni Angelita Arbon. At sabi naman ni Bernie Bauda, ay si Rondi yung ang pinapatay ng mga TVs. Ayan, umaabot na nga, nabasa ko na ito kayo, pero basahin natin ulit, ano? Aabot na pala sa 500 tao. Ang devil talaga niya. Grabe. Ang devil talaga yan. Grabe, mga kababayan. Ano? At sabi naman ni Erol Maudi, gobyerno natin di kaya sa TVs, matagal ng issue hanggang ngayon, wala pa rin. Shoot to kill dapat para umuwi at harapin ang problema niya. Yan, magaling, maganda. At sabi naman ni Susima Garin, maniwala ka mang TV, solid evidence yan. Dinitest, Attorney Rookie is just seeing that the truth. Truth will always prevail, sabi ni Susima Garin. At sabi naman na Rin Laturi, alam na ng taong bayan ang kakapalan ng TBS na yan. Inaabuso ang batas natin. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, pero takot na takot umuwi. At sabi naman ni Alejandria Garcia, akala niya takpan siya kasi marami siyang tulong na ibigay, parang bata isip. At sabi naman ni, basahin natin, ha. Sabi naman na Felix Abatayo, sa palagay ko si TBS ay bagman sa lahat ng masamang gawain sa mga matataas na official acting sa ating bansa, maraming alam ito, kaya hindi sila basta makapagsabi ni TVs. Maari din. At kay Vin, at shoutout kay Vin, kay Galaxy Technology, kay Sophia, matino man talaga si TVs, totoo, gumamit noon at least inamin ni TVs, pero huminto naman noon nung panahon. Paano pag huminto nung panahon ni Duterte tapos biglang bumalik dahil wala na si Pangulong Duterte? Opinion ni Sophia yan. Kaya City Saliha Baguan, shout out, sa tagal na pagtago mo TVs, na paraning ka na. Excuse me. Kay Dato Black Goat, shout out, stress na si Mang Arnie Idol, baka magbigti na yung criminal idol. Kay Louie Catalia, shout out, akala niya may maniniwala pa sa kanya. Ang niniwala sa kanya ay may utang na loob sa kanya sa pira. Salamat sa komento mo, Louie Catalia. At kay Ana Albero, ang pagsasabihan mo, Arnie Tibis, na huwag makialam ay si Attorney Panilo.
Bayong kamanaka, bayong si Manalo, shoutout si Boss Arnie, ang batas ng Pinas sa Kalam. Takot diyan ang pinakamataas diyan sa Pinas, sabi ni Bayong si Manalo. At shoutout rin kay Jiri Narag. Uminom ka na ng gamot mo, Arnie. Mo Arnie, pinainom ka na ng gamot ni Jiri Narag. Kay Binji Komendador, shoutout. Baliw na si Tibis, mukhang hindi pa nababaan nang tama itong si Mang Arnie, sabi naman ni Binji Komendador. Shoutout kay Leonardo Quindo, shoutout, salamat Rondi sa pagsiwalat ng totoo. Dito lang tayo sa totoo, mga kababayan. At kay Violeta R. Corpus, kung matino kang tao, kayong tao, kung matino kayong tao, Mang Arnie Tibis, bakit pa kayo nagtatago? Tama, napakagaling. Kay sabi naman ni Gigo Silang, umuwi ka na, hadlo ka tingalik tulion. ibig sabihin mga kababayan, support daw si Mang Arnie, takot na matuli. Shout out naman kay Gina Rivera. Kung anong-anong sinasabi, sinabi lang naman ni Rocky ang totoo, sabi ni Gina Rivera. Dini Rivera. Kay Lorna Kamiko, pula ang asang is dang bilasa, si Mang Arnie, no? Sabi ni Lorna Kamiko. At shout out rin kay Rini Salindayaw. Umuwi ka na dito, Tibis, dami mong pinatay ng mga tao, Maraming salamat, no, sa inyong mga komento, ano. Kay Ilma Villagas, shoutout din kay Rose Gadingan, kay Ricky Monasilio. Takot na takot sa nasi kalbong Tibis, alam niya na may kalalagyan na siya. Yun lang, hanggang dito lang muna, no, mahaba na yung shoutout natin. At maraming salamat sa inyong mga komento. Lahat ng inyong mga komento, ano, binabasa ko at talagang natutuwa ako, no. Sa inyong mga komento, isa-isa kong binabasa yan. At kay sabi ni Rony Perer, matino ka ba? Sabi naman ni Yuli Rada, mahina kasi ulo mo, kaya mahina ka umintindi ng tama. Yun ang mga kababayan, ano, hanggang dito na lang muna, ano. At once again, this is Rondi TV mo, ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.